May nagtanong sa akin, ang sabi niya, sigurado daw bang kikita ang kanyang perang i-invest sa mutual fund? Sa mga bago dito sa ating channel, syempre kailangan nating maintindihan kung ano bang ibig sabihin nitong mutual fund investment. Ang mutual fund investment ay isang pooled fund na kung saan ito din ay isang managed fund. Palagi ko ngang sinasabi doon sa mga past videos ko, ito yung pinaka-basic na paraan para ang bawat mamamayang Pilipino ay magiging ka-partner or kasosyo ng mga malalaking negosyo or ng mga malalaking kumpanya dito sa Pilipinas, katulad na lamang ng PLDT, Ayala, Jollibee, SM, at kung ano-ano pang mga malalaking company dito sa ating bansa. Kapag tayo ay nag-invest sa mutual fund, ang pera ng isang tao ay nako-convert into shares. Kaya nga, tatawagin ka ng shareholder. Ngayon, syempre, that shares that you own, it represents ownership of the company na na-own mo based doon sa portfolio na ginawa ng fund manager. Paano ka kikita sa mutual fund? Of course, dalawang paraan yan. Through capital gain and of course, cash dividend. Ngayon, guaranteed ba yung kitaan? Guaranteed ba nakikita ang pera mo sa mutual fund investment? Ang returns or gains sa mutual funds are not guaranteed. Ha? Huh? Bakit? Dahil hindi naman po ito time deposit or bank savings account na talagang merong rate, di ba? Na kumbaga, this is the fixed rate na maari mong kitain. Ang earnings natin sa mutual fund ay not guaranteed dahil naka-invest ito doon sa mga kumpanya na nakalista sa Philippine Stock Exchange. And knowing the stock market investing, syempre, napaka-volatile po niyan. At ang presyo or ang value ng ating mutual fund investment, nagbabago-bago po yan every single day. Now, you have to take note, kapag ka tayo ay nag-invest sa mutual fund, our money maari po yung malugi and of course, maari din po yung kumita. Now, that gain or loss doon sa ating mutual fund investment is just on paper. Anong ibig sabihin nun? Because mutual fund investment ay isang paper asset investment. Ibig sabihin, hindi mo ma-realize ang iyong loss or gain unless hindi mo siya ibibenta. Ngayon, kapag ka nakita mo na ay bumaba ang value ng iyong pera, ibig sabihin, down ang market, bumaba ang presyo, ang tanong ko sa'yo, maganda bang kunin ang investment sa mutual fund investment or even sa stock market kung mababa ang value, kung bumagsak siya? Hindi. Bakit? Eh bakit mo kukunin kung lugi ito? That's why, kapag ikaw ay papasok sa mutual fund investment, you have to make sure na yung pera na ilalagay mo dito, hindi ito yung pera na gagamitin mo after 3 months, after 5 months, or after 1 year. You have to take note that your money na iyong ilalagay sa mutual fund investment, ito yung pera na nais mong palaguin over time. Yes, hindi naman po lumalago ang pera overnight. Wala pong ganon sa mutual fund. Kaya nga kung naghahanap ka, magkano ang payout dyan? Wala pong payout-payout na kumbaga weekly ba ang payout, every month ba may 10 times or 10% nakikitain. Hindi po ganon nag-work ang mutual fund investment. Actually, I already have a video explaining about how mutual fund works. You can watch this video para mas maintindihan mo pa kung paano ba nag-work talaga ang isang mutual fund investment. Kung hindi guaranteed ang kita sa mutual fund, edi pangit ito. Well, kung ikaw hindi mo naintindihan talaga ang concept on how mutual fund works, hindi mo ma-appreciate yung maaring magiging earnings ng pera na iyong ilalagay sa mutual fund investment. Ito ang aking paalala. Kapag ikaw ay mag-invest sa mutual fund, hindi ka mag-invest dyan para kikita ka agad. Mag-i-invest ka para may pangarap kang matupad. Hindi required na hulugan ang ating mutual fund investment every month. It's up to you. Bakit? Eh kasi ipon mo yan eh. Ang tanong, magkano bang financial goal ang nais mong makamit doon sa gagawin mong mutual fund investment? Hanggang kailan ka lang mag-iipon? Kaya nga, ang pinaka lowest na amount na maari mong ipansimula
sa mutual fund investment ay 1,000 pesos. Yes! Kaya nga kung halimbawa 1,000 pesos mo at gusto mong sigurado ka kaagad nakikita after a month, hindi po pwede yun, di ba? Paano kikita? Eh, 1 month pa lang. Again, you have to understand, if you want your money work for you, let that money work for you over time. Our money needs time to grow. And isa sa mga financial instruments para mag-grow at kumita ng interest ang ating pera ay through mutual fund investment. Nabanggit ko nga sa inyo kanina that there are two ways to earn in mutual fund. Capital gain, and of course, cash dividend. Anong ibig sabihin ng capital gain? Halimbawa na lamang, ikaw ay nag-invest sa mutual fund, 10,000 pesos. Yan yung initial na ginawa mo. Ngayon, noong ikaw ay nag-invest, ang presyo ng mutual fund na napili mo ay 5 pesos per share. Now, that 10,000 pesos na iyong in-invest, na-convert po yan into 2,000 shares. Dahil, 10,000 pesos mo, and ang presyo or ang value noong mutual fund ay 5 pesos per share. Halimbawa lamang, hindi mo yan ginalaw or hindi mo yan dinagdagan pa. After 5 years or after 7 years, nag-appreciate ang value ng iyong mutual fund. Naging 7 pesos per share or 10 pesos per share. At dahil 2,000 shares ang iyong nabili, i-multiply mo na siya doon sa current na price of 7 pesos or 10 pesos per share. So, yun po ang magiging capital gain mo. Ibig sabihin, kumita ka. Diba? Dahil hindi po yan agad-agad kikita na parang nag-invest ka ngayon ng 10,000. Gusto mo, after 1 month, meron ka na kaagad na 1,000. Payout na kaagad. Hindi po ganun nag-work ang isang mutual fund investment. Kaya kapag nais mo na talagang siguradong kikita ka, dapat sa sarili mo, ito ang iyong sabihin. Dapat sigurado ka din na mag-i-invest regularly at ang kailangan mo padamihin sa iyong mutual fund investment ay yung number of shares na iyong pagmamay-ari. Dahil kapag ka madami kang shares na nahakot or nabili, of course, magagawa mo yan if you are doing your mutual fund investment every month. Halimbawa, pagkatapos mong sumawi, meron ka agad na naiset aside na pera pag-invest sa mutual fund. For example, 1,000, 3,000, 2,500, whatever amount of money na iyong nilalagay sa mutual fund investment. Of course, diba, dumadami yung number of shares mo eh. Kapag ka dumadami yung number of shares mo at ginagawa mo yan over time, diba? Halimbawa, meron kang time frame, 5 years ka talaga mag-invest dyan, 7 years ka talaga mag-invest dyan. Doon ko masasabi na sigurado, 'di ba, na magkaroon ka talaga ng earnings. Hindi yung gusto mo kaagad ngayon na nag-invest ka at gusto mo na sigurado, guaranteed kaagad yung kita after a year, after a month may payout, wala pong ganun. And you have to take note, ang mutual fund investment hindi po ito bank products na kumbaga covered ng PDIC, 'di ba? So ito po ay pure investment na kung saan may risk na kasama. Kaya nga nabanggit ko sa inyo kanina na maaari din namang bumaba ang value, magkakaroon ka din ng paper loss, malulugi ka din. But again, kung naintindihan mo, kapag lugi ang iyong mutual fund investment, imbis na kukunin mo, aba, dagdagan mo. Bakit? That's the best time for you to buy more shares during the lugi time. And kukunin mo lamang ito kapag na-hit mo na ang financial goals mo sa mutual fund investment mo.